At kaugnay naman ang akma ng pamalaan para matulungan ang ating mga kababayang indigenous peoples. Ay makakasama natin si DSWD Yusek Edu Punay. Magandang araw po, Yusek. Magandang umaga, Sir Aljo, sa mga taga-subaybay ng Laging Handa. Inanunsyo po ni Secretary Erwin Tulfo na sinimulad na ang rescue operation ng mga indigenous people, ito mga IP, na namamalibos sa mga kalye sa Calacan, Manila. Ngayong nalalapit ng Pasko. Opo, sa mga lugar sa Metro Manila, ito isinasagawa. Yusek. Tama yun, ano, Sir Aljo. Nagsimula na nga po ang DSWD, katuwang ang mga local government units, sa pag-rescue at pag-reach out dito sa ating mga pamilya at mga batang miyembro ng indigenous people na nakikita natin dito sa kalye natin sa Metro Manila, kabilang po dyan ang mga Badyaw at mga Aita. At sinimula na nga po natin ang ating programa na parte ng ating social protection programs para dito sa mga IP sector. At nagsimula nga po sa NCR yung ating rescue at reach out operations. At may mga nakuha na po tayo mga na-rescue na mga IP community members dito sa Makati, Muntinlupa, Manila at Pasay po, Sir Aljo. Opo. At may mga impormasyon tayong natanggap. Yung iba dyan, may mga hawak-hawak pang cellphone. Opo, nagte-text pa sila, mga ordinary cellphone. Hindi kaya sindikato ito, sir? Pagtunan natin ng pansin kung sino itong mga tao ito nagdala sa kanila sa Metro Manila. And ano pong coordination ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan sa proseso po ng kanilang, sa pag-rescue po natin sa kanila? Yes, Sir Aljo, tama po yun. Ano, talagang under naman po sa devolution system natin ay yung mga local government unit po talaga ang pangunahing in charge sa pag-rescue nito mga ating IP community sa mga lugar na kanilang nasasakupan. At talagang ang response po natin dito ay interagency po, kaya kasama po natin ang LGU, may close coordination po tayo sa LGU, mga local government units, pati na rin po ating mga kapulisan para po ma-identify nga yung mga ganong anggulo nga po na merong, baka merong mga sindikato na may hawak sa mga kapatid natin sa mga IP community. At ganun din po ang proseso po natin sa LGU ay sa DSWD ay talagang close coordination sa LGUs at nagbibigay din po tayo ng ng assistance po dito sa mga na-rescue natin. Meron silang temporary shelter at may mga assistance po tayong binibigay sa kanila. Pero tama kayo, Sir Aljo, talagang kasama po sa tinututukan ng local ng DILG, particularly na ating mga kapulisan, yung involvement po ng iba natin mga mapagsamantalang kababayan sa mga sa kalagayan po nitong ating mga IP communities, Sir Aljo. Nasa ilang IPs na ang na-rescue ninyo, sir, at nasa ilan pa ang ire-rescue pa natin? Yes, Sir Aljo. Initially po, nung nagsimula po ang ating rescue at reach out operations, mahigit kumulang 200 na individuals po na IPs ang ating na-rescue. At sa ngayon po, meron na po tayo na pauwi sa probinsya na mga more than 60 individuals na Badyaw po. At currently, meron tayong 20 families po na currently nasa ating center dito sa Jose Pabella Center kung saan na kanilang pansamantalang tirahan at ina-arrange po natin ang kanilang pag-uwi sa probinsya din, Sir Aljo. Saan po sila dinadala at anong tulong ng pamahalaan po sa kanila? Yes, Sir Aljo, tulad ng ating nabanggit, temporarily hinahouse natin ng mga na-rescue na ito sa Jose Pabella Center po. At ganun nga po, inaayos po ng ahensya ng DSWD, katuwang ang ibang agencies tulad ng DILG, ang pagpapabalik natin sa kanila mga probinsya po. At sinasagot po ng DSWD ang transportation cost po nito. At binibigyan din natin, Sir Aljo, ng mga nararapat na assistance itong mga IP families. Bilang po dyan ang pagbibigay natin sila sa kanila ng 10,000 assistance, cash assistance po na kanilang panimula pagbalik nila sa kanilang mga probinsya, Sir Aljo. Okay. Ang ayudang ibinibigay sa kanila ay bahagi po ba talaga ng budget ng DSWD o may inilaan na special fund para rito? Sir Aljo, ang programang ito ay talagang covered po ng ating comprehensive programs for children,
and Families in Street Situations. Ito po ay isang regular na programa dito sa ating ahensya na talaga meron taunang budget po. So ito talaga may pondo po tayo para sa assistance sa ating mga IT communities po, Sir Aljo. Pero po, at matitiyak na hindi naluluwas muli na Metro Manila, ito pong mga IPs na nagmamalimos sa kalye. Ano po, long-term na plano po ng DSWD tungkol dito? Tama yon, Sir Aljo. Ang direksyon talaga ng DSWD sa ilalim ng bagong administrasyon ni PBBM at sa pangungunan ni Secretary Erwin Tulfo ay talagang isolve itong perennial problem natin sa mga IT communities po natin, dahil hindi na, ang kailangan po natin dito ay hindi band-aid solution, pat talagang long-term solution. Kaya katulad po na nabanggit natin, ang DSWD po ay nagbibigay ng livelihood assistance o pangkabuhayan dito sa mga pamilya ng mga ITs para sila ay talagang hindi na kailangan pang lumuwas ng Maynila para mamalimos. At nais din po natin ipaalam na tayo po ay nag-i-initiate na rin ng special project para sa birth registration at pagpo-provide po ng identification IDs or identification documents dito sa ating mga IT communities para po sila ay magkaroon ng documents sa mga IDs po para sila maka-access sa ating mga programa sa gobyerno. Dahil ito po talaga yung problema ng ating IT communities. Wala po sila mga documents, kaya hindi po sila nakaka-access po sa mga programa ng gobyerno. Tulad po ng 4Ps na mga assistance programs po natin, mga cash assistance, na mga sustainable livelihood program. Kaya ito po ang ating magiging long-term solution. Sila po ay bigyan ng birth certificate, ng ID po para sila ay maka-access at sa mga programa natin at di na nila kailangan mamalimos po, Sir Aljo. Oh, paano naman itong mga batang na namamalimos sa kalye o sa kalsada? O ano po ang plano ng DSWD sa kanila? Yes, Sir Aljo. Same program po. Covered po sila nitong ating programa para sa Special Comprehensive Program for Children and Families in Street Situation. Ganon din po, nire-rescue po natin itong mga batang namamalimos sa kalye at sila po ina-house natin sa ating mga facilities para maiwas po sila sa disgrasya at ma-avoid po ang paggamit sa kanilang kung ano-ano, kung sino-sinong sindikato po, at mabigyan ng kanilang mga immediate needs tulad ng pagkain, shelter, pananamit, at maging mga financial assistance po kung kinakailangan ng kanilang pamilya para po hindi na nila kailangan pong mamalimos sa kalsada dahil napakadelikado nga po para sa ating mga kabataan. Tayo po ay talagang naka hands-on po dito sa pagtutok dito sa problema ng ating mga street dwellers, Sir Aljo. Maraming salamat po sa inyong oras, Yusek Edu Punay ng DSWD. Salamat po, Sir Aljo.